My topic is about faith, pananampalataya. At ang sabi po dyan, ito po ay isa sa mga inaawit ng Emanuel Singers, Timila. We've come this far by faith. At ito pong isang bagay na dapat nating bigyan ng pansin. Bakit tayo narito? The reason why we are here is because of our faith in God. And also, sabi nga, by the grace of God, sa biyaya ng ating Panginoon. We've come this far by faith. Ang 100 taon po ay hindi biro. Marami nang naganap na storya, kasaysayan dito sa ating iglesia at kung paano ang Diyos po ay napakabuti sa atin. Patuloy niya tayong ginagabayan at pinagpapala. At ito pong pag-aaral na ito, ang sabi nga, pwedeng andito tayo ngayon, isa-celebrate ang 100 years, at pwede rin wala na. Kung hindi dahil sa biyaya at dahil po sa pananampalatayang ipinagkaloob ng ating Panginoon ay wala ho tayo rito. Kaya po ang papuri, ang pasasalamat, ibinabalik po natin sa Kanya na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay na tayo ay patuloy na nananatiling matatag sa paglilingkod sa Kanya. So ito po ang ating pag-aaralan. We've come this far by faith. At ang ating susing talata ay makikita ho natin sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Maari po bang medyo malabo na po dyan? Babasahin ko po ito sa ating Biblia. Ang sabi po sa verse 7, sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Ito po ang nais kong idiin sa ating lahat sa ating pag-aaral. We walk by faith and not by sight. Lumalakad po tayo mga kapatid, hindi sa pamamagitan ng mga bagay na ating nakikita. Kung tayo ay babase sa mga bagay na ating nakikita, baka wala po tayo rin sa church. Ngunit ang pananampalatayang nais ng Panginoon na ano, tahakin natin, lumakad, bumasi tayo, hindi lang po sa mga bagay na nakikita. Ngunit bumasi tayo ayon sa pananampalatayang ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ba ay nakaranas na, sundan po natin, ng maglakad po ng madilim? O naranasan niyo na po ba ang maglakad na meron pong piring ang inyong mata, merong takip ang inyong mata, gaya ng inyong nakikita sa ating harapan? Marahil hindi po madali. Kaya yung karanasan ng isang taong bulag, yung mga taong hindi nakakakita ay mahirap. Bagamat sa loob ng bahay nila, dahil kabisado na nila ang pagpaikot-ikot ng bahay, maaari silang lumakad ng masabihin nating may kaalwanan. Ngunit na maglakad ka sa isang bagay na hindi mo alam kung ano ang iyong lalakaran ay mahirap. At ito po ang isang ilustrasyon kung paano tayo lalakad bilang mananampalataya. Maglalakad tayo kahit hindi natin nakikita ang ating ang ating nilalakaran. We walk by faith and not by sight. Tuloy po natin, may isa pong istorya rito na nais kong ibahagi. Kilala niyo po ba ang babaeng nasa harapan? Kung sino po siya? Siya ay isang madre. Yan, Mother Teresa. Yan. Ito pong katabi niya ay si John Cavano. Isa pong lalaking nais maglingkod sa lugar na iyon, kung saan naglilingkod si Mother Teresa nung panahong iyon, sa House of the Dying, at ang sabi niya sa kanyang sarili, gusto niya hong magkaroon ng linaw ang direksyon ng kanyang buhay. Yung tinatawag po nating clarity, maging malinaw. Sapagkat ang sabi ko sa kwento, kapag kanyang pinagmamasdan si Mother Teresa, ay parang merong direksyon ng kanyang buhay. Basahin po natin, sabi rito, yan. Pray that I have clarity.
And sabi ni Mother Teresa responded firmly to his request, "No, I will not do that. Clarity is the last thing you are clinging to and must let go of." And sabi ng lalaki replied that she appeared to always have clarity about what she was doing, and he longed for that kind of clarity. Gusto niya magkaroon din ng linaw ang direksyon ng kanyang buhay. Pero ito po ang sagot ni Mother Teresa. Ang sabi, she laughed and said, "I had never had clarity. What I have always is trust. So I pray that you have trust." Marahil iniisip niya, nais niyang tularan si Mother Teresa sapagkat malinaw ang direksyon ng kanyang nais itahakin. Pero sa sarili ng babaeng ito, ng madring ito, hindi malinaw. Ang meron siya, ano po, pagtitiwala sa Panginoon. Ibig sabihin, nang pumunta siya roon, hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya. Ngunit dahil ito ang panukala ng Panginoon, sumunod siya sang-ayon sa panukala ng Panginoon. Bagamat hindi malinaw kung ano ang mangyayari sa kanya. At ito po ang kinakailangan po natin. Magkaroon po tayo ng pagtitiwala. Ang sabi, tignan po natin dito, medyo hindi ko po maaninag. We read the Bible and say, "When I understand, I will obey. Show me and I will believe." Kadalasan ito po ang nangyayari. Show me and I will believe. Ipakita mo muna, saka ako maniniwala. So lumalabas po, to see is to believe. Ngunit ang sabi ng Panginoon, maging si Tomas, na nagsasabi, malibang makita ko ang, ano po, mga butas ng kanyang mga kamay, hindi ako maniniwala. Pero ang sabi ng Panginoon, show me the way. We need to trust and obey. Magtiwala, sumunod, kahit hindi natin lubusang nauunawaan ang panukala ng Panginoon sa atin. Tuloy po, pamilyar tayo sa larawang ito. Ito po ang larawan na kung saan ay magdamag ng ang mga alagad ay marahil ang mga mangingisdang ito ay nangingisda at wala ho silang mahuli. Pero ano pong sabi ng Panginoon? Ihulog niyong muli ang lambat. At ang sabi nila, Panginoon, magdamag na kaming nangingisda, wala kaming mahuli. Ngunit dahil sa sinabi mo, muli naming ihuhulog ang lambat. So nagtiwala ho sila sa sinabi ng ating mahal na Panginoon. At ito pong isang bagay na mahalaga sa pananampalataya. Na basta sinabi ng Panginoon, magtiwala po tayo at sumampalataya. At ito po ay isa kabuhayan natin. Trust and obey and I will show you. Ang sabi nga, believe and I will show you. So pansinin niyo po, ganun kahalaga ang pananampalataya sa ating buhay. Kinakailangan manghawak po tayo, hindi lang sa mga bagay na ating nakikita, kundi sa mga bagay na maging hindi nakikita, ngunit nahayag sa banal na kasulatan. Tuloy po natin. Nais kong tunguyan po natin ang ilang mga kasaysayan. Ito po ay makikita natin sa aklat ng Hebreo. At dito po ipinaliwanag sa atin ang pananampalataya ng mga lingkod ng Panginoon. Ito kasama na po si Abraham na ating pinag-aralan kanina sa ating leksyon. Ang sabi po sa pananampalataya, si Noe, nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ang babala at gumawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan, at sa pamamagitan nito'y hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y naging tagapagmana ng katwiran ayon sa pananampalataya. By faith, Noah, when he was given by God a warning concerning the flood, sumunod po ba siya mga kapatid o hindi?
Darating po ang isang malakas na unos na aapaw sa sanlibutan at marahil papatay sa lahat ng nilalang. Nang siya po ay bigyang babala, ano pong ginawa niya? Sang-ayon po, ang sabi ng Biblia, sang-ayon sa pananampalataya, ano po? Sa mga bagay na hindi pa nakikita. Kaya pansinin niyo ho, hindi pa niya alam kung ano ang eksaktong mangyayari. Ngunit nang bigyan po siya ng babala, siya po'y sumampalataya at sumunod sa ipinag-uutos ng ating Panginoon. Ano po ba ang problema noong unang panahon? Eh, hindi pa ho nila alam kung ano ang tinatawag nating baha o marahil bagyo na ating nararanasan. At hindi nila alam kung ano ho, kung mangyayari nga ang mga bagay na ito. Pero sang-ayon po sa pananampalataya ng lalaking ito, siya po ay sumunod. Alam niyo, minsan napakahirap pong sumampalataya sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Meron po tayong isang kapatid sa Mamsi College, isang magulang na nagpapaaral ng ating estudyante. Yung kanyang anak po ay magkokolehiyo na, mag-aaral na sa college, at nais po nila bilang pamilya pag-aralin ang bata sa isang kilalang paaralan. So, nag-apply po sila para makapasok yung anak nila sa UP, sapagkat musician, mahusay magpiano yung bata. Nag-apply din sila sa abroad para ma-enroll yung kanilang anak. Dumating po yung panahon, tinawagan sila ng UP, diyan sa may Diliman, at pinoproseso na po na siya po ay makapag-exam. I think parang entrance exam para siya ay makapag-aral. Nagkataon na ang exam po ay gaganapin ng Sabado. Malahit gano, Sabado. Eh gustong-gusto ho nung magulang na doon makapag-aral ang kanyang anak. Ang problema, pumatak ang pagsusulit na yon ng araw ng Sabado. Alam niyo po, ang magulang ng batang ito po hindi nagkumpromiso. Kaagad pinaalam nila, pinakiusap nila kung pwede bang mag-exam ang bata sa ibang araw, sapagkat sila ay mga Adventista, naniniwala sa pagsamba ng Sabat. Ang sabi nung nangunguna sa paaralan, hindi po pwede. Sapagkat yun lamang ang naitakdang panahon ng pagsusulit. I think entrance exam. Nung papalapit na po yung pagsusulit, pinakiusapan muli sapagkat nanghihinayang po yung paaralan sa bata na hindi makapag-aral doon sa paaralan iyon, sapagkat alam nilang maganda ang grado at mahusay po yung bata. So ang sabi nung registrar, baka pwede namang magsulit yung bata. Total isang araw lang naman. Isang araw lang naman ito, pagkatapos ay tapos na. Baka po pwedeng, ang sabi nga ay magsulit yung bata sa araw na yon. Pero yung magulang, yung ina, na siya lamang po ang Adventist sa pamilya kasama ng kanyang anak, nanindigan na hindi nila ikukompromiso ang araw ng Sabat. Sumapit po yung pagsusulit, hindi nakapag-exam yung bata. Sa madaling salita, hindi po nakapag-aral ang bata. Sayang, sapagkat narito ang pagkakataon, hindi lahat ng gustong mag-aral sa paaralan yung nakakapasok. Lumipas ang panahon, hindi katagalan, meron pong tumawag sa kanila kasi nag-apply sila hindi lang amang sa Pilipinas, maging sa abroad. At nung matanggap nila yung balita, dumating ang isang sulat galing abroad. At ang sabi, ano ho? Yung kanilang anak, pagkatapos nilang ipasa yung application, nakapasa po at makapag-aaral na sa paaralan na yon. Alam niyo po ba kung saan siya
natanggap na mag-aral sa Andrews University. Doon po inilaan ng Panginoon. At sa halip na ho, ano ho, maging simple lamang yung karanasan. Yung bata po ay nakapag-aral sa isang kilalang paaralan sa Estados Unidos. Mga minamahal kong mga kapatid, pasinin natin ang kasaysayang ito. Sapagkat nang hawak sila sa pananampalataya, nanindigan sa pangako ng Panginoon, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Bagkus ang Panginoon ang gumawa ng paraan upang ang kanilang ninanais ay mangyari sa takdang kapanahunan. Mga minamahal ko, mga kapatid, ito po ang pananampalatayang nais ng Panginoon sa atin. Tuloy po natin. Tuloy po, no evidence of the rain. At makikita natin ang pananampalataya ng lalaking si Noe. Tuloy po natin. Si Abraham, ang sabi rito, by faith, ang sabi, faith is not dependent on feeling. We must earnestly cry to God in faith, feeling or no feeling, and then live our prayers. Our assurance and evidence is God's word. And after we have asked, we must believe without doubting. I praise thee, O God, I praise thee. Thou hast not failed me in the performance of thy word. Thou hast revealed thyself unto me, and I am dying to do thy will. Ang wika po ni Mrs. White. Kaya nga, ito po ang pananampalatayang nais ng Panginoon maghari po sa atin. Tuloy po natin. Si Abraham, alam natin ang istorya. Kanina ay ating pinag-aralan. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggaping bilang pamana at siya'y pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. Abraham acted in faith. Ito po yung binabanggit natin kanina. We live by faith and not by sight. Gaya ni Abraham, sang-ayon sa sinabi ng Panginoon, hindi niya alam. Alam niyo po, meron tayong tinatawag na comfort zone. Minsan, pag ang tao ay nandun na sa kalagayang komportable na siya sa kanyang kinalalagyan, ang hirap magbago, ang hirap lumipat. At si Abraham, sang-ayon sa ating pag-aaral, nandoon na po siya sa ganong kalagayan. Andun ang kanyang pamilya, andun lahat ng marahil ng kanilang pinagpagalang mana. Ngunit ang sabi ng Panginoon, pumunta ka sa isang lugar. Isang lugar na hindi siya pamilyar. Mahirap po, mga kapatid. Akala natin madali po ang mag-ibang bansa, yung mga naga-abroad nating mahal sa buhay, ay hindi po madali. Kasi yung kultura, yung pagkawalay sa pamilya, ay isang mabigat na bagay kung tayo ay hindi sanay. Pero si Abraham, sang-ayon sa pananampalataya, siya po ay sumunod. Lahat po yun ay iniwan niya, alang-alang sa utos ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo po, sa buhay ay parang gano'n, napakahirap. Ang sabi ng iba, Panginoon, kulang pa nga. Madanong, kulang pa nga yung income, yung sahod, yung sweldo, tapos magbibigay pa na ikapo, magbibigay pa ng handog, ano nang matitira. Pero pansinin niyo ho, yung bagay bang pag-iikapo, ito po ba ay iniutos ng Panginoon sa atin? Yung pagbibigay po ba ng handog ay kalooban ng Panginoon para sa atin? Kung ito'y sinabi niya na dapat nating gawin at sundin, bakit po tayo mag-aalinlangan? Kung siya ang nangako, siya ay tapat na nagsabi sa atin, pababayaan niya kaya tayo pag tayo ay susunod sa kanyang kalooban?
Ganun kaya ang ating Diyos na pagkatapos nating sumunod, ay hahayaan tayong mamatay sa gutom at pababayaan tayo. Kaya nga ito'y lahat nakabase sa pananampalataya. Meron tayong isang manggagawa sa ating konferensya. Dumating yung panahon na ano ho, na yung budget po nila ay talagang medyo naubos. At may isang araw na halos ay bigas lang ang natira, walang ulam. Wala ho silang ula o ulamin. Kakain sila ng kanin lang. Pero dahil sila ay nabubuhay sa pananampalataya, nanalangin sila, Panginoon, kayo ang mag-provide po ng aming uulamin, ang aming kakainin. Alam niyo mga kapatid, nung araw din na yon, may dumaan bang pusa? Madanong. Yung pusang dumaan, may kagat-kagat na bangus, buo. Buo yung bangus. Eh nung pagdaan sa bubong, nabitawan yung bangus. Bumagsak doon sa tapat ng bahay nila. Alam niyo, guilty naman sila kung yun ay isda na kapitbahay nila at kakainin nila. So nagtanong po sila, nawawalan ba kayo ng bangus dyan, mga kapitbahay? Wala namang nawawalan. Ano pong ginawa? Inulam po nila yung bangus. Kasi yun ang katugunan ng Panginoon sa kanila. Kinain po nila yung bangus, niluto nila at kinain. Huwag po kayong mag-aabang ng pusa dyan sa labas. Baka may kagat-kagat na ulam. Mga kapatid, ang ibig sabihin po, mga kapatid, nabubuhay tayo sa pananampalataya. Kung tayo'y nabubuhay sa pananampalataya, pababayaan ba tayo ng Panginoon? Hindi ho tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi niya pinabayaan si Abraham maging sa punto na ihandog niya ang kanyang anak. Ano? Ang sabi nga, God will always provide. At ito po ang dapat nating panghawakan. Itong iglesia natin na mag-iisandaang taon na, centennial na, patuloy pong ginagabayan at pinagpapala ng Panginoon sangayon sa kanyang biyaya. Tuloy po natin. Tuloy po. Lampasan na po natin yan. Yan. Pamilyar po ba kayo sa hayop na ito? Yan. Yan po ay isang African impala. Malakas lumundag po yan. Nakakatalon po ng malaking distansya yan sa pagtalon. Pero ang sabi, ang hayop din namang ito, pwede ho natin ikulong sa maliit na kulungan na ang taas lamang ay 3 feet na hindi siya ho makakawala. Bakit? Basta't ang hayop na yan, tumatalon lamang daw po pag makikita niya ang kanyang babagsakan. Pero once na hindi niya kita kung saan siya babagsak, hindi siya tatalon. Ganon daw ang karakteristik ng hayop na yan. At minsan, gayon din ang Kristiyano. Aakto lamang ang Kristiyano pag positibo na. Naranasan niyo na ba yon? Dito naman sa Central, wala akong maalalang niligawan ako rito eh. Pero yung iba, manliligaw. Di ba, manliligaw kayo pag positibo? Pag naramdaman nyo parang ayaw sa inyo, hindi nyo na itutuloy. Ay, meron pala, Timila. Naalala ko. Meron pala akong niligawan dito. So, ang tao raw, gusto ay, ano ba, sigurista ba? Sigurista. Pag alam na positibo, itutuloy. Pero pag sa umpisa pa lang ay parang hindi na niya itutuloy. Kasi sigurista nga eh. Ayaw niyang mabasted. Gusto niya, aakto siya pag malinaw na ang lahat. Panginoon, sige, maglilingkod ako sa Bulacan. I-provide niyo na yung bahay ko, mansyon ang gusto ko. Tapos may kotse. Yung bago ay hindi second hand. O sige, magpapa-assign ako sa Bulacan. Ganun ba ang ating inaasahan pag tayo ay maglilingkod sa Panginoon? Ipakita mo muna, Panginoon, pag maganda na, pag okay na, pag handa na ang lahat, saka ako susunod. Hindi ho ganon. Wala pa man yan, ano, umaakto na tayo. Gaya nila Moses na tumawid sa dagat ng pula kahit ano, kahit nakita nila, hindi pa naman bumubuka yung dagat, di ba? Pero umakto na sila.
at sabay itong nahati sang-ayon sa kasaysayan. Tuloy natin. Si Moses, ang wika, sa pananampalataya ng ipinanganak si Moses ng hustong gulang, si Moses ay tumangging siyang tawaging anak na babae ni Faraon. Alam naman natin ang kwento niya. Siya ay Prince of Egypt, magiging pero sa hinaharap. Ngunit tumanggi ho siya. Verse 25, na pinili pa ang mapasa kaapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipsyo sapagkat ang kanyang pinagtutuunan ng pansin ay ang gantimpala. Sino ang tao na pagkatapos nasa ganong estado na ng buhay ay mas pipiliin pang mamuhay pangkaraniwang buhay? Di ba ngayon napakaraming tao ang tumataya ng loto? Meron po bang tumaya ng loto ngayon? Magkano na po ang premyo? 9? Marami ang gustong yumaman. Kaya nagbabaka sakali. Nabaka, swertihin, at yumaman. E si Moses, ando doon na siya. Prinsipe na siya, mayaman na siya. Nakahanda na siya para gawing hari. Ngunit tinanggihan ang lahat ng ito. Alang-alang sa bayan ng Diyos, alang-alang sa ating Panginoong Diyos. Mas pinili pa ang kadustaan, ang wika ni Kristo kaysa kayamanan ng Ehipsyo. Anong klaseng pananampalataya meron ng mga lalaking ito? Na sa kabila ng mga gaitong karanasan, mas pinili pa nila ang maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal ko, mga kapatid, tatapusin ko po sa bahaging ito sapagkat lahat po sila namuhay sa pananampalataya hindi lang sa mga bagay na kanilang nakikita. Namuhay po sila sang-ayon po sa pananampalataya. And 100 years, aabot ng 100 years, aabot marahil kung hindi pa babalik ang Panginoon ng 200 years ang Manila Central. Ngunit kung tayo ay hindi mamumuhay sa pananampalataya, oo, mag-exist ang church, marahil mas magaganda na ang building, pero kung tayo mismong mga kapatid ay hindi mga hawak sa pananampalataya sa Panginoon, magpapatuloy ang church, magpapatuloy ang gawain, pero hindi na tayo kabahagi. Ngunit kung tayo ay mga hawak sa pananampalataya, sa biyaya ng ating Panginoon, we will come this far until the second coming of our Lord Jesus Christ. At yun po ang ating pinakahangad, na yung ating pananampalataya na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos, akayin tayo hanggang sa muling pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. I hope, bagamat konti na lang po ang kakilala ko rito mga kapatid, yung mga naabutan ko, walang isa man sa atin na narito ang hindi makakabilang sa langit na bayan. At doon natin isa-celebrate marahil ang pagdiriwang sa hapagkainan kasama ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Pagpalain po tayong lahat.